Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang gumanap tayong banal sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hangga. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo sa isang templong espiritual. At bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos,
Maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Jesucristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, "Masdan niyo, itinayo ko sa Siyon ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong tinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulukan at naging batong katitisuran at kararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang tinalaga sa kanila. Dadapwat, kayo ay isang lahing hinirang ng mga saserdote ng hari. Isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagigilalas-lalas na kaliwanagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ikaw, Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paparoon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at ipaghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasamo ko kayo sa kinaroroonin ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ako, ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabang ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama? At ang may suma sa akin, ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili.
ang amang suma sa akin ay gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y suma sa ama, at ang ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala, sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko, at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, tayo po ay nasa ikalimang linggo na ng Pasko ng Pagkabuhay. At ang ating pong narinig na mabuting balita ay patungkol sa mga huling sandali ng ating Panginoon kasama ang kanyang alagad. Pero hindi po ito yung tagpo kung saan ang ating Panginoon ay aakyat na sa langit, kung hindi ito yung tagpo kung saan ang ating Panginoon ay tatahakin na ang daan ng Kalbaryo ng krus, kung saan siya'y ipapako na sa krus. Kaya nga, ang ating Panginoon, no, simula chapter 13 hanggang 17 ng mabuting balita ayon kay San Juan, siya ay nagpapaalam. Ang pangyayari pong ito ay nangyari noong huling hapunan, yung kasama niya yung kanyang mga alagad. At mga minamahal kong kapatid, ay tinuturo sa atin ng ating Panginoon ang daan patungo sa Kanya. Kaya nga po, maganda na ating pagnilayan ang bagay na ito sapagkat ito po ay nagpapalago o makakatulong magpalago ng ating banal na simbahan. Noong sinabi po ng ating Panginoon doon sa unang bahagi ng ating mabuting balita, no, inihahanda ko kayo ng silid doon sa aking pupuntahan. No? Inihahanda ng Diyos, no, yung mga alagad sa mas malalim pa na kanilang tatahaking landas upang maipahayag ang mabuting balita. Alam ng Diyos, no, nung mga panahong ito, si Pedro, alam ni Jesus, si Pedro hindi magiging totoo sa kanyang pangakong sasamahan niyang Panginoon hanggang huli. Alam ng ating Panginoong Jesus na iiwanan siya ng mga alagad. Pero ang ating Panginoon hindi sumuko sa kanila. No, hindi pa man nangyayari, ipinaghanda na sila ng silid. Sapagkat para sa ating Panginoon, kahit na itong mga kanyang kaibigan, iiwanan siya, they are redeemable. At ganun din ang Panginoon sa atin, mga minamahal kong kapatid. Kahit na tayo nagkakasala at maraming pagkakasala, yung kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago. Yung kanyang pag-ibig ay hindi nakadepende sa ating pagkakasala. Kaya nga, yung kanyang pangako na buhay na walang hanggan sa atin, hindi rin yung nagbabago. Ang lahat ay nakasalalay sa atin sa huli, sapagkat malayang ibinibigay ng Diyos ito sa atin, nasa atin na kung tayo makikiisa. Pero mga minamahal kong kapatid, paano naman tayo makakatungo doon sa daan na sinasabi sa atin ng Diyos? Diba sabi ng ating Panginoon, nung tinanong siya ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam ang daan, saan kami tutungo? No? Ang sabi ng ating Panginoon, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Ano ba yung sinasabi ng Panginoon na daan? No? Ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus sa pamagitan ng kanyang mga alagad na binubuo ng simbahan ng panahong iyon, ang simbahan. Kaya nga po narinig natin sa unang pagbasa sa gawa ng mga apostol, ano yung unang problema nila? No? Nagkaroon ng gulo yung Hellenistikong mga Kristiyano at saka o yung mga Griyegong Kristiyano at saka yung mga Hudyo. Ba't ba sila nagkaroon ng problema? Kasi sabi ng reklamo ng mga Griyego, hindi na sila iniintindi. Parang ang priority na lang ay yung mga Hebreo. No? Hindi na nabibigay yung kanilang mga kinakailangang espiritual. O hindi na sila naalagaan yung mga balo ng mga panahong iyon. E sabi ng mga alagad, hindi pwedeng ma-postpone o maantalang pagpapahayag ng salita ng Diyos upang mag-cater dito sa mga tao na nangangailangan ng ministry. Kaya anong sabi ng mga alagad? Humirang kayo ng pito na maglilingkod sa mga Griyegong Kristiyano.
Diba? Ito'y bunga nung discernment at paggalaw ng Espiritu Santo sa simbahan. Sa pamamagitan ng simbahan, yung mga ministry ay umuusbong upang magbigay, no, ng paglilingkod sa mga taong nananampalataya sa Diyos. Kaya nga po mapapansin nyo from yung dati, yung ministry ay reserved lang para sa mga ordained, no? Ngayon, ito ay ibinibigay marami sa ating ministry, halimbawa ang pagbabasa, yung lectors and commentators, yung pababahagi ng banal na komunyon ng ating mga layman ay ibinibigay na ito sa laiko bilang isang ministeryo upang makatulong, no? Upang maging malawak din yung pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos, yung pagpapahayag ng kanyang salita sa pamamagitan ng paglilingkod na ito. Ito po'y bunga ng discernment ng simbahan sa gabay ng Espiritu Santo. Ito po si Jesus na nagsasabi sa atin, yung kanyang sinabing ako ang daan, katotohanan at ang buhay, sinasabi sa atin sa pamagitan nitong simbahan, ang lahat ng mga nagtutungo sa simbahan ay patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon papunta sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng paglilingkod ng simbahan. Kaya nga po, sa pamamagitan ng mga sakramento na ating tinatanggap, no, lalo na ang banal na Eukaristiya, tayo ay lumalakas, no, spiritually, no, mas malaga yung spiritual strength, no, sapagkat itong mga biyaya na galing sa sakramento nagpapalakas ng ating buhay espiritual. Kaya kapag tayo ay nagkaroon o pumunta o magkaroon ng suliranin, dumanas sa mga paghihirap sa buhay, kaya nating paglabanan. Sapagkat ito'y may biyaya mula sa Diyos. Itinuturo sa atin ng ating Panginoon ang daan patungo doon sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga doon sa ating ikalawang pagbasa, sa unang sulat ni Apostol San Pedro, anong sabi niya? Tayo'y mga living stones, no? Tayo ay mga batong buhay. At paano tayo magkakaroon ng lakas upang maging sandigan ng iisang simbahan? Kailangan natin dumepende doon sa batong buhay na naging panulukan, no? Yung itinanggi, no? Na naging batong panulukan o foundation ng simbahan. At sino iyon? Ang ating Panginoong Jesus. Sapagkat ang lahat ng bagay na ating ginagawa, mga minamahal kong kapatid, kapag ito ay hindi, no, para sa ikapagbubuo ng ating simbahan, ay walang saysay. Kahit pagaano kabuti yung ating ginagawa, kung hindi ito nagmumula doon sa misyon ng ating Panginoon upang maglingkod sa banal na simbahan, ito'y walang saysay. Sapagkat tayo, yung ating kabutihang ginagawa, yung ating mga efforts ay para sa ipagbubuo ng isang bayan ng Diyos. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, yung tanong kanina nung alagad ni Tomas kung saan matatagpuan at makakasama o ma-encounter ang ating Panginoon, siya'y ating matatagpuan sa banal na sakramento, sa mga sakramentong kanyang itinatag. Lahat po ng sakramento ay nagmula, instituted by Christ, no? At ang lahat pong ito, kung atin pong minamaximize, kung ating mga sarili handang tanggapin ito, ito'y tunay na makapagpapalaya sa atin. Ito'y tunay na makapagliligtas sa atin. Ito'y tunay na makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, nakakalungkot minsan, no? Minsan hindi ang last resort natin ay ang Diyos. Minsan, no? Kapag tayo ay nagkakaroon ng problema at suliranin sa buhay, anong ginagawa natin? Gusto nating ayusin o i-resolve ito kahit sa mga paraan na hindi maka-Diyos. No? Kaya ano nangyayari sa atin? Minsan, nare-resolve nga pero nawawala naman, no? Yung ating
sense of self sapagkat bakit nawawalan tayo ng ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng mga kasalanang ating ginagawa. Parang ang nangyayari dito, no, tayo'y magdignidad, ibinigay ng Diyos sa pamagitan ng kasalanan, ipinapamukha sa atin ng masama o ng demonyo na hindi tayo karapat dapat sa pag-ibig ng Diyos. Hindi po totoo iyon. Pero, mga minamahal kong kapatid, bilang mga anak ng Diyos, we have to claim that identity. Hindi totoo na nababago yung pag-ibig ng Diyos, pero sa kabilang banda, kailangan din tayong magsumikap, manindigan sa tama. Ibig sabihin, kahit na tayo mahihirapan, dapat ang paraan natin ay ang paraan ng ating Panginoon. Paraang tama na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Sapagkat mga minamahal kong kapatid, ang lahat po ng bagay, halimbawa ang grasya sa misa, ang grasya kong ating maaring matanggap, ay pwedeng magkaroon ng balakid kapag tayo ay merong kasalanan o mortal sin. At paano natin matatanggal yung balakid na ito? Sa pamagitan rin ng isang sakramento. At ano iyon? Kumpisal. Kaya nga po sabi ko kanina, napakahalaga sa buhay ng simbahan ang banal na sakramentong itinatag ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng ito ay makakatulong sa ating buhay espiritual upang tayo maging mas banal at mas malapit sa Diyos, upang yung ating mga problema at suliranin sa ating buhay, tayo magiging matatag na ito'y mapaglabanan. Hindi tayo yung kaunting hirap lang tatalikod na sa Diyos. Kaunting pagsubok lang malilimutan na natin yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Hindi po ganon. Kaya nga po tayo tinutulungan. No, sa halimbawa, sa pamagitan yung ating kumpil. Ano ba yung tinatanggap natin doon? Diba? Yung regalo ng banal na espiritu. No? Ano ba tinatanggap natin ng banal na espiritu nakapagbibigay sa atin? No? Yung courage, no? Fortitude. Yung mga bagay na ito ay nakakatulong sa atin upang tayo tumatag sa pananampalataya. Ito'y regalo ng ating Panginoong Diyos na ibinibigay sa atin sa pamamagitan ng simbahan. Kaya po napakahalaga sa atin, mga minamahal kong kapatid, yung simbahang bumubuo ng bayan ng Diyos. Hindi lamang po yung structure. Diba, sabi sa ating ikalawang pagbasa, tayo yung bumubuo, tayo yung mga batong buhay na bumubuo ng simbahan. At ang bawat talento natin, na minsan tinitignan natin bilang isang bagay na insignificant at hindi mahalaga, ito po yung bumubuo ng simbahan, no, na siyang nagbibigay, no, ng ministeryo sa bawat isa. Kahit po maliit na talento natin, kung ito ay ginagamit natin upang papurihan ng Diyos, makapagpapabago po ng ating kapwa. Lahat po tayo binigyan ng biyaya at regalo ng Diyos upang makatulong sa pagpapahayag ng Kanyang mabuting balita. At ito pong regalong ito, kung tunay nating ginagamit sa ngalan ng Panginoon, kahit gaano kaliit, makapagpapabago. Kaya nga po mga minamahal kong kapatid, yan po yung grasya na hilingin natin sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang. Tayo po'y bumubuo ng iisang simbahan at alam po natin ang ating pangangailangan bawat isa. Alam natin yung ating maibibigay. Alam natin yung mga talento nating makakatulong sa paglago ng simbahan, sa pagpapatuloy ng pagmimisteryo ng simbahan. Nawa po lahat ng mga biyayang ipinagkaloob natin sa Diyos, nawa po ibahagi natin upang matulungan po natin ang ating mga kapatid na matagpuan ang daan, ang ating Panginoong Hesus sa daan, katotohanan at ang buhay, upang lahat po ay makatahak na landas patungo sa ating Panginoong Hesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, sama-sama natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa,
Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doong magmumulang paririto at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Matiin ng Ama ang lahat ng ating pangangailangan bago pa man natin ito hingin sa Kanya. Ngayon lumalapit tayo sa Kanya at buong pagtitiwala tayong dumadalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pare, relihiyoso at diakono, patuloy nawa nilang akayin ang kawan patungo kay Kristo na tagapamagitan ng Diyos at ng tao, at siyang gagabay sa amin sa landas patungo sa Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng bawat bansa, tularan nawa nila ang paglilingkod ng mga unang diakono ng ating simbahan upang maisulong nila ang katarungan at kapayapaang panlahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagugulumihanan, nakakaramdam ng kalungkutan at may iniindang takot sa puso, makasumpong nawa sila ng lakas at pananalig kay Kristo na siyang ating daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makarating nawa sa silid na inihanda ng Ama sa kanyang kaharian ang mga kapatid nating namayapa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din po natin ang lahat na nagpamisa at ang lahat na mga kalalawa sa purgatorio. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, ibinigay mo ngayong anak na si Jesus bilang gabay namin. Turuan mo kaming makinig sa Kanya upang makamit namin ang iyong kaharian, kung saan siya naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Po ang lahat.
Manalangin tayo mga kapatid upang paghahain natin ay kilugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at aming alay, kami pinagsala mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya rin umiiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tubo sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilulunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at pari naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel si awin na papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming manalig ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bagat walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan ito may sarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginabating namin lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana malabiring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kay sana mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananibigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya ito ka aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumayo rin. Mabigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsunod po ang lahat. Mga kapatid, si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Mga paalaala, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagkisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling na iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos at tumabos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyong kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos sa walang maliw na kalayaan, ay paggamitin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.